Natin dito mga sir, magpapalit tayo ng water coolant on the click dito. I-share ko sa inyo kung paano magpalit nito. Kasi itong motor na to 3 years na rin, kaya obligado na click 125 yung ating gagawin. Gagawin pala natin dito mga sir, magpapalit tayo ng water coolant sa on the click dito. I-share ko sa inyo kung paano magpalit nito. Kasi itong motor na to 3 years na rin, kaya obligado na rin natin na magpalit na rin tayo ng water coolant. Ito yung lalagay natin. Presyo niyan 108 lang yan. Bago natin mailagay yung bago tayo magtanggal, tatanggalin muna natin itong cover ng ating radiator. 8mm, tatlong tornilyo yung size. Yung tornilyo niyan, 8mm yung size. Yan, hanggang dito sa Kasi kailangan natin itong tanggalin dahil nandito yung drain. Drain nung sa may radiator natin. Yan, ito yung drain sa radiator. Yan, pwedeng ikutin ng kamay ito. Kung hindi nyo naman kayang ikutin, yan, pwede lang gumamit ng pliers. Basta ingat-ingat pa rin kasi plastic lang yung drain nito. Yan, kunti lang yung tumutulo dahil nakasarado pa yung sa taas. Yan. Pagka inopen nyo to, tinanggal nyo to, patawasin kagad yung coolant, lalakas. Ayan. Ayan, lumalakas yung tarasik nya. Tapos, hindi lang po yan ang inyong ididrain. Meron pa kayong ididrain na isa dyan, 10mm yung size. Makikita nyo yan dun sa pinakailalim mismo ng block. Nandito sa pinakailalim. Papakita ko sa clip. Dito ako sa may part part ng CVT. Dito nyo makikita yung drain nung sa may block. Ito. Yan. Yan yung ide-drain nyo. Yan yung drain sa block. Para lumabas yung coolant niyan. Ito yung tatanggalin natin. 10mm yung size niyan. Yan, i-drain natin. Para matanggal din yung lumang coolant. Gamit lang kayo ng 10mm. Pasok naman yung terrains na 10mm dito. Yan, tumapon na. Yan yung drain sa may block para matanggal nyo lahat yung water coolant na luma. Yan, pagka na-drain na natin ang maigi yung coolant, pwede na natin ibalik. Ito yung tornilyo nya, yan, ordinaryong tornilyo. Tapos i-double check nyo kung andun yung kanyang copper washer. Yan, yung copper washer nito andun, nakadikit pa rin, kaya hindi ko na siya pinakailaman. Yan, tapos sikita natin to. Yan, dapat alalay lang kayo kung mag-quit dyan kasi nalulos thread dyan o di kaya napuputol yung nut. Yan, tapos sasalayan na natin ng coolant. Yan, ito man tayo sa may part ng radiator. Ibabalik na natin yung drain. Yan, tapos sipikan natin ng konti. Baka kasi mag-click. Tapos pwede na tayo magsalin. Pagka nagsalin tayo nito at napuno na yung itong radiator, papaandarin pa rin natin siya para umikot yung coolant. Kasi tinanggal natin yung coolant dun sa may block, kaya obligadong papaandarin natin siya. Okay, isasalin na natin yung coolant.
Yung sa reserve, dyan natin para kailaman yan kasi kakasalin lang daw. Yung isang gantong kulan, sakto-sakto na to. Yung mabibili nyo itong kulan na to sa Petron. Kahit anong kulan, pwede naman dyan. Pagka napuno na to, saka natin siya i-start para mag-running yung ano, yung kulan para umikot at magkaroon ng laman yung block na dinaring natin. Start natin. Yung kumukulo na yon dahil nagbabibrate kaya tumatalsik. Hintayin natin bumaba. Pag bumaba yan, magsalin uli kayo ng kulan. Dahil kung sakaling hindi na siya bumaba, huwag nyo lang dagdagan kasi mga tapon lang. Mas importante yan, may laman yung reserve nyo. Parang sakaling humingi si Radiator at kay reserve siya kukuha. Tapos ibabalikan natin yung cover niya. Ayan, may lagay ko na yung ano, tatlong tornilyo. Ayan, tapos lalagyan natin yung reserve niya. Wala, nawala parang laman. Sumama sa pag-drain. Sakto lang talaga itong ano, itong maliit na buti. Sakto lang talaga itong ano, itong gantong kalaking buti. Ay, babalikan natin yung cover ng takip lang. Ayan, naibalik ko na rin yung takip. Okay, ganoon lang kung paano magpalit ng water coolant sa Honda Click. Okay, ganito lang to. Salamat.